Ang mga imahe bang ito mukhang alien ship para sa'yo? Sa dami ng mga litrato at videos ng UFO sa internet, mahirap nang masabi kung alin ang totoo at hindi. Sa tuwing may lalabas na bagong UFO image, ang unang inuusisa ay ang kredibilidad ng source. Pero ang imaheng pinakita ko sa umpisa at mga susunod na imaheng makikita mo galing mismo sa US Navy. Nakuna ng isang submarine noong 1971 sa Arctic, ang USS Trepang. Ang USS Trepang ay isang Sturgeon-class submarine. Ipinangalan sa Trepang, isang sea animal, kilalang mahaba at matigas, may matipunong katawan. Kadalasan nakikita mga ito sa mga coral reefs, kilala din bilang sea cucumber. Pero bakit nga ba nasa Arctic ang USS Trepang? Early 1971 nang pumunta ang submarine sa Arctic, nag-ooperate ito sa ilalim lamang ng ice cap. Gumawa ng ilang extensive scientific investigations sa composition, geological record, at galaw ng ice cap. Gumagawa ng ilang weapon system evaluation at ilang autonomous operations sa Atlantic Ocean. Inilagay ang USS Trepang sa Arctic para makapag-conduct ng ilang fast attack submarine exercise missions. Isa pang dahilan ay para makasali ito sa ilang NATO operations. Nakagawa din ito ng ilang weapons operations test sa Florida. Walang iisang sagot sa kung bakit nasa Arctic ang USS Trepang. Hindi naman ito katakataka dahil karamihan sa mga military missions ng mga panahong iyon, sikreto. O baka naman kaya ito sinisikreto dahil hindi nila gustong malaman ng publiko ang na-encounter nila sa Arctic. March 1971, ang lokasyon ng USS Trepang nasa pagitan ng Iceland at Jan Mayen Island sa Atlantic Ocean. Ang admiral ng submarine ay si Admiral Dean Reynolds Sackett. Nasa rehiyon ng submarine para sa isang routine joint military and scientific expedition nang may nakita silang kakaiba. Isa sa mga unang nakakita ng object ay si Officer John Klika. Nakita niya ito sa periscope. At ito ang mga litrato. Ang litratong ito ang pinaka nakakamangha. Makikita sa litrato ang isang cigar-shaped craft na tila tinamaan ng missile. Parang may malaking pagsabog sa surface ng craft. O maaari ding i-interpret ang litrato bilang isang UFO na lumabas mula sa ilalim ng tubig. Sa litrato namang ito, tila isang malaking craft ang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Hindi maliwanag kung lumilipad ito palayo o papasok sa tubig. Sa litrato namang ito, sa ibabaw maliwanag na makikita ang isang triangular shape UFO. Parang may problema ang craft na makikita ang tumagilid sa pangalawang litrato at tila pabagsak na sa tubig. Ang mga sumunod na litrato naman nagpapakita ng isang pahabang object. Tila malaki ito, bumagsak sa karagatan. Hindi maliwanag kung iisang event lamang ba ang dalawang litratong ito. Sa litrato namang ito, tila kawangis ang craft ang nasa unang litrato. Tila may problema din ang craft. Nag-aapoy ba ito? Galing ba ito sa ilalim ng karagatan? O papunta doon? Ang craft, typical na cigar-shaped UFO. Sa kabila niyan, hindi pa rin makikita ang detalye ng craft. Sa litrato namang ito, makikita ang palutang-lutang lamang ang craft sa ibabaw ng tubig. Tila wala pang problema ang craft sa mga oras na nakuna ng litratong ito. Maliwanag naman ang mga litratong ito kumpara sa ilang UFO photos
na lumabas na online. Ngunit saan nga ba ito nakuha? At totoo ba ang mga ito? Nang una kong makita ang mga litratong ito, talaga namang nakakaintriga. Kamangha-mangha mga kuha ang mga litrato, inilabas ng isang researcher na si Alex Mistreta. Isang source daw niya sa Europa nagpadala ng mga litratong ito na napag-alamang nanggaling sa isang French paranormal magazine, ang Top Secret, na nagsabing anonymous naman ang kanilang source. Sinabi ng Top Secret magazine na sa isa sa mga litrato may ilang inscription. Sa upper left nakalagay ang katagang official photograph, not to be released, CT. At sa bottom right corner ang nakasulat, unauthorized disclosure subject, security certificate SSN 674, criminal sanction. Hindi naman ito makumpirma ni Mistreta dahil ang mga litrato sa kanyang possession, ang mga litratong nag-viral, ay mga scans lamang ng orihinal na litratong pinablish sa magazine. Pinakita ko ang mga litrato kanina sa pagkakasunod ng pagkapublish ito sa magazine at walang ibang impormasyon si Mistreta nang galing lang din sa Top Secret magazine. Sa kabila niyan, may mga impormasyong pwedeng kumpirmahin tungkol sa istorya. Totoo ang admiral ng submarine, si Rear Admiral Dean Reynolds Sackett. Totoong naatasyon siya sa USS Trepang. Sinabi niyang wala siyang nakita o na-encounter na kakaibang bagay sa kanyang oras sa submarine. At sa kanyang salita, I only saw ice. At nang pinakita sa kanya mga litrato ay hindi raw niya alam kung ano ang mga ito. Totoo ring nasa lokasyon nga na iyon ng USS Trepang ng mga panahong yon. Ayon sa hull number na nagtala ng mga naging lokasyon ng submarine, ang USS Trepang nagtungo ng Arctic early 1971. Ang sinasabing isa sa unang mga nakakita sa object na si John Klika, totoo din. Makikita ang pangalan niya sa listahan ng mga crew, ayon din yan sa hull number. Ngunit sinabi din ni Klika na wala rin siyang nakitang anumang kakaiba sa pananatili niya sa submarine. Kaya't ang mga pangyayari sa likod ng insidente, tila totoo. Pero ang tanong, totoo kaya mga litrato? At kung USS Trepang nga ba ang kumuha ng mga ito? Sa unang tingin ng object tila isang Zeppelin. Pero hindi gaya ng Zeppelin, wala itong carrier para sa mga pasahero. Ilang mga researcher ang nagsabing posibleng naval target balloon sa mga ito. At ang USS Trepang, maaaring nagkoconduct ng ilang weapon test. Makikita naman yan sa log ng hull number na nagsasabing andoon ang submarine para mag-conduct ng weapon test. Ito ang ilang halimbawa ng mga balloon carriers noong 1910 hanggang 1915. Maaaring ginagamit pa rin ang teknolohiyang yan hanggang noong 1970s. Kaya't ang mga objects sa litrato, maaaring practice target para sa weapon system test. At ang ilan sa mga litrato resulta ng pagsabog ng mga ito. Makikita din sa mga litrato ang crosshair. Kahit hindi ito patunay ng authenticity ng litrato, tutugma ito sa theory na weapon test ito at mula ito sa periscope ng isang submarine. Nakita naman ang senyales na inedit ang isang litrato. Makikitang may portion sa litrato ang tila parehas. Senyales na kinlaw ng parte ng litratong yan. Ngunit hindi naman sikreto ang Photoshop ng mga litrato sa magazine, lalo na kung hindi ito periodiko ng mga balita. Ito'y para mas pagandahin ng visuals ng imahe. Ngunit hindi ibig sabihin ay binago ang konteksto ng litrato. Sa tingin ko'y totoo ang mga litrato, pero hindi ito nagpapakita ng UFO. Malamang ay mga naval weapons test at target nga ang mga ito. Ngunit bakit nang pinakita mga imahe kay Admiral Reynolds at kay John Klika, sinabi nilang hindi nila alam kung ano ang nasa litrato? Maaari bang ang mga litrato hindi galing sa USS Trepang? Hindi lang kasi ang USS Trepang submarine sa area ng mga panahong yon. O maaaring hindi lamang sila pwede magsalita tungkol sa bagay na ito dahil sa kanilang security oath. Kaya't ang misteryo, maiiwan sa litrato. Sino ang anonymous source ng Top Secret magazine? Ang mga pangyayari sa likod ng litrato, totoo. Pero hindi yan patunay ng authenticity ng litrato.
ang dalawang tao magpapatunay sana sa litrato, sinabing hindi nila alam kung ano ang nasa litrato. Kung authentic man ito, hindi pa rin masasabing UFO dahil andyan din ang alternatibong paliwanag na weapon test target ito. UFO man o weapon test target, parehas walang patunay. Pero ikaw, anong sa tingin mo? Matagal na ang insidenteng ito, 1971, kaya't mahirap nang balikan. Pero maraming mas kapanipaniwalang modern sightings sa ating panahon, kagaya ng mga ito. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.